Hi. So, medyo marami-rami na yung nagtatanong sa akin kung paano kami nakapag-Hong Kong and kumusta daw ba sa Hong Kong bilang isang turista. So, kwento ko sa inyo kung ano yung mga naging experience namin and kung gaano ba kahigpit sa Hong Kong ngayon, kung tourist-friendly ba. So, first of all, you have to conduct a rapid antigen test sa sarili mo at least 24 hours before your flight. Because you will be needing the test result for the health declaration form that you have to fill out prior to your flight to Hong Kong. So, yung website kung saan po kayo mag-fill out ng Hong Kong health declaration form ay makikita nyo sa website mismo ng Hong Kong government. Anong mga kailangan sa health declaration form? You will be needing your flight details. Just like your flight number, date of departure, and stuff. Also, your vaccine certificate. You have to download your vaccine certificate from www.vaxcertph.com. Kasi kailangan nyong ilagay kung ano yung mga natusok sa inyong vaccine, ano yung first dose nyo, second dose, booster 1, booster 2, kung meron kayong third booster. Kailangan nyo pong ilagay yung facility na nag-offer sa inyo ng vaccine and yung pangalan ng vaccinator nyo. So, upon your arrival sa Hong Kong, you will be needing an RTPCR test sa ilong puyon and sa throat, which is completely free of charge. Hong Kong government po ang mag-shoulder nun. Then, the test will be available mga after 2-3 hours, Hong Kong government will send you an SMS and an email telling you the result of your RT-PCR test. Then, if you're carrying a child with you below 3 years old instead of the swab test, ang ibibigay po sa inyo ay stool container para po paglagyan nyo na kanilang poop. Then, kayo po ang magdadala nun sa community testing center, then yung result din po ay i-email or i-text sa inyo and they will also be providing you the website kung saan nyo po mismo pwedeng i-check kung hindi po kayo makareceive ng email. Then, you will also need to pre-install the Leave Home Safe app sa phone nyo. Kasi kailangan nyo po yun, doon po ibibigay yung magiging color code ninyo. Again, kailangan nyo pong i-pre-install yung Leave Home Safe app sa phone nyo prior to your departure pa Hong Kong. Alright? So, upon your arrival, yung Leave Home Safe app nyo, ang color code po nun ay blue. Ang blue, ibig sabihin, cleared kayo sa inyong health. Wala kayong COVID, ibig sabihin. But after your RT-PCR test sa Hong Kong International Airport, automatic po siyang mako-convert into yellow. Then, you also have to wait for the result of your RT-PCR test. Pag amber code holder ka or yellow code holder, hindi po kayo pwedeng pumasok sa restaurants para kumain. Pero pwede naman po kayo mag-take out ng food, then kainin nyo na lang sa hotel or kainin nyo po sa mga park. Kung namomroblema kayo kung saan nyo pwedeng kainin. Second, hindi po kayo pwedeng pumasok sa mga bars and clubs. Also, you won't be allowed to enter any enclosed area na may certain restrictions because outside the establishments ng Hong Kong, meron po talagang nakapost na QR code that you have to scan before they could allow you to enter the establishment. Then after scanning, it will show you kung na-satisfy nyo ba yung health requirements or not? If iaallow po ba kayong pumasok or hindi? Also, you will be needing to conduct a rapid antigen test every day before you could be allowed to leave the hotel room. Also, on day 2, day 4, and day 6, you will have to get tested for an RT-PCR test na available naman po sa community testing centers. And ito pong RT-PCR test is
completely free of charge. Hong Kong government po ang magsho-shoulder nun. Then the result of the RT-PCR test will be sent to you through SMS, email, or you can visit the website provided to you for you to check the result yourself. Then, allowed naman po kayo mag-take ng public transportation. Yan, public transport. Pwede po kayong lumabas, pero very strict po sila when it comes to wearing of face mask. Hindi din po kayo pwedeng magkumpul-kumpul. Pag madami kayo, you have to maintain social distancing. So, i-allow din po kayo mag-enter sa malls and stalls. Pwede po kayo mag-shopping. So, yun. So, every time you visit a certain establishment, you have to scan the QR code posted outside ng establishment. Doon yung makikita kung pwede ba kayong pumasok or hindi. May scanner din sila for your health declaration form. Doon din lalabas kung amber code holder ka ba or red code holder. Pero pag blue code holder ka, pwede kang pumasok kahit saan. Pero kailangan mo pa rin mag-face mask. So, again, kailangan mo mag-RT-PCR test on day 2, day 4, and day 6. Your arrival is considered as day 0. So, in day 1 mo, the next day pa. Then, on the third day, pag 3 consecutive days na mag-yield ng negative result yung inyong rapid antigen test and RT-PCR test, your code will automatically be converted into blue code. So, magiging free ka na lumagalag kahit saan. Ano ba yung mga hassle when it comes to visiting Hong Kong? Of course, you have to follow their local laws because Hong Kong government is very strict when it comes to the implementation of their local laws. Kung mahuhuli kayo na binaviolate niyo yung local laws nila, mapipenalize kayo din doon. Makukulong kayo and magfa-fine kayo doon. Magbabayad kayo ng penalty. Meron din sa mga hotels, kayong pipirmahan na waiver na in case mag-yield ng positive result yung RT-PCR and rapid antigen test nyo, kailangan yung magbayad ng 16,000 to 20,000 Hong Kong dollars for disinfection. So, kailangan nyo talagang mag-face mask palagi. Kailangan nyong hugasan yung mga kamay nyo and mag-sanitizer or alcohol para maiwasan yung pagkapit ng germs or ng virus sa inyo. Para hindi kayo magbayad ng ganun kalaking fine or penalty. Then, pag pabalik kayo ng Philippines, kailangan nyong mag-fill out ng e-arrival card or yung One Health Pass para papasukin kayo sa TAIA. And para din, paalisin kayo nung FA sa Hong Kong International Airport. So, if you're thinking of visiting Hong Kong, you really have to think twice because it's not easy for tourists. In our case, parang kami lang yung turista na pumunta doon. Everyone else is from Hong Kong or mainland China. Or yung mga Pinay or Pinoy na OFW sa Hong Kong. Kasi hindi pa tourist friendly ang Hong Kong dahil nga sa mahigpit nilang restrictions. So, I'll be linking down below the websites kung saan yung makikita yung mga forms na sinasabi ko. And so, enjoy bang mag-travel sa Hong Kong ngayon bilang isang turista? Yes, dahil ganun din naman yung ginawa namin before nung wala pang restrictions. Ang pinaka-hassle lang talaga yung compliance. Kasi kailangan mong mag-conduct ng rapid antigen test every time you leave the hotel. Then, kailangan mo ding magbasa ng madaming articles and yung mga emails na isasend sa inyo ng Hong Kong government because they won't be teaching you what to do. Ikaw ang bahalang mag-figure out kung paano mag-upload ng test result, kung ano yung mga documents that you will be needing to submit online. Hindi kayo tuturuan. I-email lang sa inyo yung instructions, then ikaw na bahala mag-figure out kung paano. So, you really have to read, and read. It is very important for you to read all the emails na isesend sa inyo. Dahil kung hindi mo babasahin, hindi mo magagawa kung ano yung nandun sa instructions, kung ma-violate mo yung laws nila doon, local laws nila, ikukulong ka,
and magfa-fine ka, magbabayad ka ng penalty. So, ayun. Madami naman kaming na-visit na places and nakapag-shopping naman kami freely. Nakakain din kami ng mga gusto namin, pero syempre hindi sa loob ng restaurant dahil nga naka-amber code kami. So, pag amber code holder ka nga, hindi ka pwedeng kumain sa loob ng restaurants. Kailangan mong maghanap ng spot outside the restaurant kung saan mo pwedeng kainin yung in-order mong food for takeaway. And ano pa ba? Yun lang. Nakakapagod, pero masaya. Pero kung yun nga, kung wala kang patience na sumunod sa mga cheche-bureche ng Hong Kong, then Hong Kong is definitely not for you. So, you have to think twice. Huwag mo lang ituloy kung tamad ka magbasa and sumunod sa batas. Yun lang. Again, the links will be available on the description box. Don't forget to subscribe, follow, and share this video para naman ma-benefit yung mga friends nyo. Ayun. So, here's a short video ng aming Hong Kong travel. Bye! Thank you for watching. See ya! Oh,
my soul.